Magandang umaga! Nandito tayong muli upang pag-aralan ang asignaturang health para sa una at ikalawang linggo. Ang ating aralin ay malusog na gawi ng pamilya. Milk describes healthy habit of the family. Masdan ang larawan mga bata. Ano ang inyong nakikita? Tama, ito ay isang pamilya. Ang pamilya, gaano man kaliit o kalaki, ay maging masaya kung lahat ay nagtutulungan at sama-sama. Ang pagsasama-sama sa paggawa ng mga gawaing nakabubuti sa kalusugan ay may pakinabang di lamang sa iyo, kundi pati na rin sa bawat miyembro ng pamilya. Ang pamilyang sama-sama sa pagsasagawa ng malusog na gawi ay sama-sama rin sa pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Sa araling ito, matututuhan mo ang mga malusog na gawain kasama ang pamilya. Ano-ano ang mga gawaing maaaring gawin ng sama-sama ng isang pamilya? Halina't pag-aralan natin mga gawaing maaaring gawin ng pamilya ng sama-sama. Una, paglilinis ng bahay. Ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat nakikibahagi upang mapanatiling malinis ang tahanan. Pangalawa, paghahanda at pagkain ng sabay-sabay. Ang paghahanda at pagkain ng sabay-sabay ay isang paraan upang magiging malapit ang pamilya sa isa't isa. Pangatlo, pag-eehersisyo. Ang pamilyang nag-eehersisyo ng sama-sama ay mas mabuti sa pisikal at emosyonal na kalusugan. Pang-apat, paglalaro at paglilibang. Liban sa isa itong masayang gawain, ang paglalaro at paglilibang ng pamilya ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat kasapi na makapag-usap at makapagsama-sama. Panlima, pagdarasal at pagsisimba. Ang sama-sama na pagdarasal at pagsisimba ay magandang pag-uugali na nagbubuklod sa pamilya at nagpapalakas sa pananampalataya. Ang paggawa ng mga gawi ng sama-sama ay nagbibigay ng saya sa paggawa ng mga gawain. Anong karaniwan ninyong ginagawa ng sama-sama? Ginagawa niyo rin ba ang mga gawain tulad ng ating natalakay? Kung ang sagot mo ay opo, mahusay! Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Sa isang papel, isulat ang bilang ng larawan na nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya. Narito ang mga larawan. Halina't alamin na natin ang mga tamang sagot. Ang unang bilang. Pangalawang bilang. Pangatlong bilang. Pang-apat na bilang. Ang lima ay hindi kasali. Pangalawang pagsasanay. Pagtambalin ang mga larawan ng gawain ng pamilya sa mga salitang tumutukoy dito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Titik A, B, C, D, at titik E. Narito naman ang iyong pagpipilian.
Halina't iwaso na natin ang mga sagot. Unang bilang, pag-ehersisyo, titik D. Pangalawa, pagkain ng sabay-sabay, titik B. Pangatlo, ang paglilinis ng bahay. Ang sagot ay titik C. Pang-apat, pagsisimba at pagdarasal. Ang sagot ay titik E. At ang panlima, paglalaro at paglilibang. Ang sagot ay titik A. Nakuha mo ba ang mga sagot? Mahusay! Para naman sa pangatlong pagsasanay, piliin ang wastong salita sa kahon na bubuo sa pangungusap. Ang puwang, gumagawa ng puwang, ay nagiging malusog, masigla at puwang. Narito na ang sagot. Ang pamilyang gumagawa ng sama-sama ay nagiging malusog at matatag. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!